sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. At ngayon ipinaaalaala ko sa inyo, mga kapatid, ang mabuting balita na ipinangaral ko sa inyo. Iyan ang inyong tinanggap at naging saligan ng inyong pananampalataya. Sa pamamagitan nito'y naliligtas kayo kung matatag kayong nananangan sa salitang ipinangaral ko sa inyo, liban na nga lamang kung kayo'y sumasampalataya na di iniisip ang inyong sinampalatayanan. Sapagkat ibinigay ko sa inyo itong pinakamahalagang aral na tinanggap ko rin, si Kristo'y namatay dahil sa ating mga kasalanan bilang katuparan ng nasasaad sa kasulatan. Inilibing siya at muling nabuhay sa ikatlong araw ayon din sa kasulatan. At siya'y napakita kay Pedro saka sa 12. Pagkatapos, napakita siya sa mahigit na 500 kapatid na nagkakatipon. Marami sa kanila'y buhay pa hanggang ngayon, bagamat patay na ang ilan. At napakita rin siya kay Santiago, saka sa mga apostol na sama-sama noon. Saka huli-hulihay nagpakita rin siya sa akin, bagamat ako'y tulad ng batang ipinanganak ng di kapanahunan. Ang Salita ng Diyos. Laganap na sa daigdig ang kanilang mga tinig. Ang langit ay naghahayag na ang Diyos ay dakila, malinaw na nagsasaad kung ano ang kanyang gawa. Bawat araw, bawat gabi, ang ulat ay walang patlang, patuloy na naguulat sa sunod na gabit araw. Laganap na sa daigdig ang kanilang mga tinig. Walang tinig o salitang ginagamit kung sa bagay at wala ring naririnig na kahit na anong ingay, gayon paman sa daigdig ay laganap yaong tinig, ang balita'y umaabot sa duluhan ng daigdig. Laganap na sa daigdig ang kanilang mga tinig. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus kay Tomas, "Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Kung ako'y kilala ninyo, kilala na rin ninyo ang aking Ama. Mula ngayon ay kilala na ninyo siya at inyong nakita." Sinabi sa kanya ni Felipe, "Panginoon, ipakita po ninyo sa amin ang Ama at masisiyahan na kami." Sumagot si Jesus, "Matagal na ninyo akong kasama, Felipe. Di yata't hindi mo pa ako nakikilala. Ang nakakita sa akin ay nakakita na sa Ama. Bakit mo sinasabing ipakita mo sa amin ang Ama? Hindi ka ba naniniwalang ako'y sumasa Ama at ang Ama'y sumasa akin? Ang mga salitang sinasabi ko ay hindi ko sinasabi sa ganang aking sarili. Ang Ama na sumasa akin ang gumaganap ng kanyang mga gawain. Maniwala kayo sa akin. Ako'y sumasa Ama at ang Ama'y sumasa akin. Kung ayaw ninyong maniwala sa sinasabi ko, maniwala kayo dahil sa mga gawang ito. Sinasabi ko sa inyo, ang nananalig sa akin ay makagagawa ng mga ginagawa ko at higit pa rito, sapagkat pupunta na ako sa Ama. Ang anumang hilingin ninyo sa Ama sa aking pangalan ay gagawin ko upang maparangalan ang Ama sa pamamagitan ng anak. Gagawin ko ang anumang hihilingin ninyo sa pangalan." Mga kapanalig, narinig po natin ang mabuting balita para sa Martes na ito ng ikatatlong linggo ng muling pagkabuhay ng ating Panginoon. At ngayon po ay May 3, ay kapistahan din po ng dalawang apostol, si San Felipe at si Santiago. Ang galing nga po ni San Felipe dahil ang ganda ng kanyang tanong, no? Nagtanong siya sa Panginoon, hindi siya natatakot o hindi siya nahihiyang magtanong. Most of the time, tahimik lang itong si San Felipe. Pero yung kanyang tanong, dapat maging tanong din natin. Sabi niya sa Panginoon ay, "Panginoon, pakita mo lamang po sa amin ang Ama at kami masisiyahan na." Oo.
hindi siya masisiyahan ng yayaman siya o magkakaroon siya ng bahay o kaya kotse o kaya ay magiging sikat siya. Hindi po yun ang kanyang pangarap sa buhay. Ang pangarap lamang at ang gusto niya lamang, ang tanging magbibigay kasiyahan sa kanya ay ang makita ang Ama. Sana ganun din po tayo, no, na ang height, ika nga, ng ating kaligayahan ay ang makita ang Diyos. At siyempre po, mangyayari po yan sa tamang panahon kapag tayo'y nahaharap na sa Kanya doon sa kabila, sa Kanyang kaharian sa langit. In the meantime, pagsisikapan po natin ang ating buhay dito sa lupa para tayo ay magkaroon ng ating tiket papunta sa langit at makita natin ang harapan mukha sa mukha ang Diyos. At yun ang tugatog, ika nga, ng ating kaligayahan. So yun ang isang bagay na matututunan natin kay San Felipe. Ngayon naman dito po sa ebanghelyong ating narinig ay hindi natin makakalimutang salita ng ating Panginoon na sabi niya, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay, no? Tatlong bagay na mahalaga sa ating mga prinsipyo. Una ay ang daan. Alam niyo po ba, mga kapatid, na ang talagang unang tawag sa mga Kristiyano, ng mga tagasunod ni Kristo, bago po sila tawaging mga Kristiyano, ay yun daw ang bagong daan, no? Alam natin may sekta na nagsasabing sila ang bagong daan, no? Ay pero ang tunay po na bagong daan ay yung pamamaraan ni Kristo. So, ang daan na ito, bagamat alam natin na ito ay parang daanan kagaya ng kalsada o kaya kalye o something like that, it's more of the methodology, the way of Jesus. Yun po siguro mas magandang maunawaan natin sa English, the way of Jesus. Kaya ang ating pamamaraan, ang ating landasin, ang ating daan sa buhay, ang ating paglalakbay ay isa lamang. Yan ho ay ang daan ni Kristo. At wala na tayong ibang susundan, wala na tayong ibang tatalimain kung hindi ang daan ni Kristo. Ang pangalawa doon ay ang katotohanan. Ay, lalo na sa panahon ngayon na nagkalat ang mga kasinungalingan, nagkalat ang mga fake news, nagkalat ang mga pagbaluktot sa kasaysayan, lahat pong yan. Sana po'y mas aware na tayo na may nangyayari pong ganyan sa ating kapaligiran. Magbubukas ka pa lamang ng mga social media, ay maging maingat na tayo dahil nagkalat ang kamalian at ang kasinungalingan at pagbaluktot sa mga bagay-bagay. Kaya nga't yung katotohanan. At tayong mga Kristiyano, dapat naninindigan tayo sa katotohanan. Pwede ba naman sabihin na tayong mga Kristiyano ay mga fake na tao dahil tinatanggap natin at pinaniniwalaan natin ang mga mali at kasinungalingan? Kaya nga po tayo binigyan ng Panginoon ng isip, ng kakayanang mag-isip ng tamang pananaw ay para na nakikita natin kung ano ang tama at mali, ano ang totoo at hindi totoo, kung ano ang nararapat at hindi nararapat. Gagamitin po natin ang ating isipan dyan at ang ating pananampalataya at ang turo ni Kristo, ang daan ni Kristo, ang ating magiging gabay. At ang pangatlong sinabi doon ay buhay. O yan, o, talaga naman tayo, sa ating pong mga Kristiyano-Katoliko, pagbuhay na po ang pinag-uusapan, non-negotiable po yan. Hindi po pwede na tayo ay mananatiling mga Kristiyano-Katoliko kuno, pero patayin natin to, bigyan natin yan, parusahan natin yan, capital punishment, abortion, and things like that. Ang kahalagahan ng buhay ng tao ay laging mananatiling mahalaga para sa isang Kristiyano-Katoliko. Now, isa pa pong leksyon na matututunan natin sa Ebanghelyo ngayon ay sinabi ng Panginoon, kung nakita ninyo ako, then nakita ninyo niya rin si Kristo. No? Tayo, ito kamukha ng tatay niya, ito kamukha ng nanay niya. Naku, pag nakita mo yan, parang nakita mo na rin yung tatay niya. Ay, magkakamukha. No? At ganun din po, si Kristo ang mukha ng Diyos dito sa lupa. Si Kristo ang boses at ang turo, ang kamay at ang paa. Siya ang naging pagkatao na nakita at nasaksihan ng mga disipulo, ng mga unang Kristiyano na anyo ng Ama dito sa lupa. Sana ganun din po tayo, no, mga Kristiyano-Katoliko. Kapag tayo ay nakikita ng ibang tao, kapag tayo ay kanilang naririnig, kapag nai-experience at nai-encounter tayo ng ibang tao, sana masasabi nila, alam mo, itong tao na to, parang si Kristo.
Yan ang dapat na sumasalamin sa ating buhay ay naisasalamin natin ang anyo ni Kristo sa ating panahon, sa ating daigdig, sa ating buhay. Amen.